Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Sa umaga, Panginoon, kayo agad ang iisipin namin. Kayo agad ang bulay-bulay sa amin, O Diyos. Kayo agad ang tatawagan namin, Panginoon. Sa inyo agad kami magpupuri. Salamat po sa inyo, sa kadakilaan ninyo, katapatan ninyo sa amin. Kaya't dinggin nyo nga ang dalangin namin sa araw na ito, Panginoon. Tulungan nyo po kami, gabayan nyo po kami. Nihiling po namin ang inyong Espiritu ang siyang manguna sa amin, O Lord. Nais kong humiling ng dalangin para sa mga kapatiran na may kakaharapin na mabibigat na bagay sa araw na ito, hindi lang sa pagdidesisyon, kundi sa mga pagsubok, sa mga tiisin. Panginoon, kayo nga po ang aming pag-asa. At sa biyaya ninyo, makakalampas ang araw na ito na magtatagumpay kami. Hindi lang kami makakaraos, O Diyos, kundi magtatagumpay kami, Panginoon. Kaya't lahat ng mga nasa mahirap na sitwasyon ngayon, nadalangin ko po, Panginoon, maramdaman nila ang inyong paglapit, pag-akay sa kanila sa araw na ito. Salamat po at sa aming pag-aaral, hiling po namin ang inyong gabay at pangunguna. Pagsama ng Banal na Espiritu upang magbigay liwanag sa amin sa lahat ng mga nakasulat sa inyong salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Puri ng Panginoon. Nasa Roma chapter 3 po tayo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Roma chapter 3 verse 5 to 8. Romans 3, 5 to 8. Yeah. Hindi ko nababalikan yung explanation ng chapter 3 verse 1 to 4. Kung hindi nyo pa napapanood yung devotion last Friday, balikan nyo na lang po. Papatuloy na ako. Verse 5 to 8. Sabi po rito, baka naman may magsabi, kung sa pamamagitan ng mga ginagawa naming masama ay makikita ang kabutihan ng Diyos, hindi makatarungan ng Diyos kung parusahan niya kami. Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Aba, hindi maaari yan, sapagkat kung ganyan, paano niya hahatulan ang mga tao sa mundo? Baka naman mayroon ding magsabi,
kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos. At dahil dito, papupurihan pa siya, bakit niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung ganito ang iyong pangangatwiran, para mo na ring sinasabi na gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. At ayon sa mga taong naninira sa amin, ganyan daw ang aming itinuturo. Ang mga taong iyan ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. Basahin ko maigi yung verse 8. Ulitin ko po yung verse 8. Sabi rito, kung ganito ang iyong pangangatwiran, para mo na ring sinasabi na gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. At ayon sa mga taong naninira sa amin, ganyan daw ang aming itinuturo. Ang mga taong iyan ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. Doon muna tayo mag-umpisa sa verse 8 para linawin po natin na ang katapatan ng Diyos, yung hindi pagsisinungaling ng Diyos, yung kanyang kabutihan, yung kanyang biyaya, ay hindi dapat gamitin para tayo ay magkasala, no? Yung sabi rito, gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. Iniisip ro ng iba nung mga naninira kila Apostol Pablo na yun raw ang itinuturo nila, na gumawa ng masama para lumabas ang mabuti, na okay lang na magkasala dahil na ipapakita ang katapatan ng Diyos. Hindi po ganon ang itinuturo ni Apostol Pablo. Nung ako'y bata-bata pa, palagi ako nakakarinig ng patotoo na ganito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabila ng aking mga kahinaan at pagkukulang sa Kanya, ay tapat pa rin po ang Panginoon, kaya purihin po talaga ang Panginoon. Ang kuya ko, minsan nagsesermon siya at sinabi niya, ang tagal mo na sa Panginoon, may 10 taong ka na sa Panginoon, hanggang ngayon ang patotoo mo pa rin sa kabila ng aking mga pagkukulang at pagbagsak. Sa kabila ng aking mga panghihina, ang Diyos po ay nagtatapat. At ang tanong ng aking kuya, 10 years ka na, hanggang ngayon panghihina pa rin ang patotoo mo? Hindi ka ba nag-improve? May mga tao kasi na nag-iisip na dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos, ay pwede tayo na palagi na lang bumabagsak at nanghihina. Ang ginagamit yung biyaya ng Diyos para magkasala. O para yung bang isipin natin na okay lang maging inconsistent. Tutal ang Diyos naman ang consistent, at yung consistency niya ang mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil sa hindi nakasalalay sa atin yung kaligtasan, hindi sa mga gawa natin, wag na tayo magpakahirap sa pagsisikap na maging mabuti o gumawa ng mabuti, dahil sapat na ang katapatan ng Diyos. Sa 2 Timoteo chapter 2, verse 11 to 13. Tignan natin yung talata ron. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 11 to 13. Sabi po rito, meron bang magsulat ng verse dyan? Ikalawang Timoteo, sige nga po, yan. 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Totoo ang kasabihan, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Yung verse 12 muna tayo. Tingnan niyo yung verse 12. Kung magtiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. May nagtanong kasi, mawawala pa ba sa'yo yung kaligtasan mo sa Panginoon? At meron po ako nakausap na sabi niya, hindi natin kaya na talikuran yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos.
dahil ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. Pero sabi rito, kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Pero sabi po sa verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. And the conclusion is, okay lang na hindi ka maging tapat at ikaw ay bumabagsak-bagsak at nanghihina-hina dahil ang Diyos naman ay tapat. Ito nga yung gustong i-disprove ni Apostol Pablo. Yung katapatan ng Diyos ay hindi dapat nakakapagpaisip sa atin na okay lang ang magkasala, na walang problema ang magkasala dahil tapat naman ang Diyos. Tandaan ninyo, sa maraming pagkakataon, pinag-aralan natin na yung kaligtasan ay may kaakibat na bagong buhay. Pagka ikaw ay ligtas, ibig sabihin binibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Hindi ka namumuhay na sa dati mong buhay, kundi meron kang panibagong buhay. Kahit na madidiscuss pa natin ito sa hinaharap, daanan lang natin ngayon. Pumunta tayo sa Roma chapter 5, verse 20 to 21 hanggang chapter 6, verse 1 to 2. Roma chapter 5, verse 20 to 21. Ito yung maling pagpapaliwanag ng isang tama. Roma chapter 5, verse 20 to 21. Ganito po ang sinasabi. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Tuloy ko po, chapter 6, verse 1 to 2. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala nang kapangyarihan sa atin. Where sin abounds, grace abounds also. No? Pagka may kasalanan, sumasagana ang biyaya. Kaya anong conclusion? Magpatuloy na lang sa kasalanan para sumagana ang biyaya sa atin? May mga tao na, alam nyo, sa Bible school, may narinig akong nagpatotoo na ganyan. Papasalamat ako sa Panginoon kahit na ako ay nagkamali itong week na ito. Naging inconsistent ako. Naging masaya pa rin ako dahil sa merong biyaya ang Diyos na napapanganlungan ko. At lalo kong nakita kung gano'ng katapat ang Diyos. Mga kapatid, hindi turo ni Apostol Pablo yan. Hindi turo sa Bible yan. Pagka ikaw ay nakagawa ng kasalanan, hindi ka dapat nagiging masaya. Nagdudulot ito ng kalungkutan. Dahil nakagawa ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Hindi tama yung nakagawa ako ng mali, pero naging masaya pa rin ako kasi may biyaya ang Diyos. Pagka ganyan ang kaisipan, hindi na po yan biblical. Eh hindi po ba tayo pwedeng manganlong sa biyaya ng Panginoon pagka tayo ay nakakagawa ng hindi maganda? Siyempre, doon ang bagsak natin sa biyaya ng Diyos. Pero we don't have a feeling of joy over sin. Hindi tayo nagagalak doon sa kasalanan na gawa natin, kundi kalungkutan sa atin pagka tayo ay nakakagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa kabila nun, salamat sa Diyos na meron siyang biyaya. Pero ang tao na ang palaging kaisipan ay okay lang na magkasala dahil may pagsagana ng biyaya ng Diyos, nagpapatunay na yung tao na yon wala pang kaligtasan. Hindi pa siya namumuhay sa bagong pamumuhay at ang pamumuhay niya ay sa dati pang buhay, sa mga masamang pagnanasa ng laman. At maraming beses na natin diniscuss yan sa aklat ng Kolosa, sa aklat ng Galacia. Maraming ulit na po natin yan pinag-usapan. Lalaktaw ako sa verse 14, Romans chapter 6, verse 14 hanggang 15.
At again, nais ko sabihin sa inyo, madidiscuss natin tong chapter 6 sa hinaharap na mas detalyado, pero gusto ko lang siyang gamitin ngayon. Verse 14, Roma chapter 6 verse 14, sabi rito, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi. Napakaliwanag nung sinasabi sa verse 14. Sabi ron, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Yung mga tao pala na hindi na under ng kautusan, kundi under na ng biyaya ng Diyos, sila yung hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi na rin naghahari sa kanila yung kasalanan. Bakit? Nasa batas na sila ng biyaya ng Panginoon. Kaya yung mga humahawak sa biyaya, sa kahabagan ng Diyos, yung nakakaintindi nito, sila yung lumalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Sila yung nakakalampas dun sa palaging pabagsak-bagsak. At sila yung nakakapamuhay ng may tagumpay. Sa 2 Pedro chapter 2, verse 13-16. Tingnan natin yung talata ron. 2 Pedro chapter 2. Sorry po. 1 Pedro chapter 2. Verse 13-16. Ito dapat nating tuunan. Sabi po rito. 1 Pedro chapter 2 verse 13-16. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito, now take note, siguro sa hinaharap mapag-aaralan natin ang aklat ng Pedro, pero binabanggit ito ni Pedro sa panahon na inuusig sila ng mga pinuno. Tandaan po natin yan. Verse 15, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa pamamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan, malaya nga kayo, verse 16, no? Malaya nga kayo pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugan na malaya kayo na gumawa ng masama. Malaya na tayo kay Kristo, pinalaya na tayo sa kautusan, kaya hindi na tayo dapat, kahabagan ng Panginoon. Narinig ko yan sa Bible school. May mga estudyante noon na dumaan sa Bible school at ang pangangatwiran ay ganito. Huwag nyo na kaming utusan na huwag nyo kaming sawayin sa ganyan, wala na tayo sa kautusan ngayon. Sa biyaya na tayo. Ako po. Minsan nakikita ko na nasa gawain, nasa revival, kwentuhan ng kwentuhan, nagtatawanan. At ipinatawag ko, sabi, bakit hindi kayo mapatahimik pagka nasa gawain? Nasa banal yung gawain ng Panginoon. Wala na po tayo sa kautusan. Nasa biyaya na tayo. Kaya yung mga regulasyon, wala na raw yun. Ano sabi rito? Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama. Ang kalayaan natin ay sa pagkakatali ng kasalanan. Nung tayo ay wala sa Panginoon, hindi tayo makawala sa kasalanan, kaya lagi tayong bumabagsak, lagi tayong nagkakasala.
Lagi nating iniisip yung tumalikod sa Panginoon. Pero nung nasa Panginoon na tayo, pinalaya niya tayo sa kasalanan. Kaya kahit may tukso, nakakapagtagumpay tayo. Kahit may mga bagay sa sanlibutan na umaalipin sa mga tao, ikaw hindi ka nagiging alipin dahil pinalaya ka na ng Panginoon sa pagkakatali ng kautusan at nakukuha mo na ngayon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sa chapter 1, pumunta kayo, unang Pedro rin, sa chapter 1, verse 13 to 16 din. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang totoong anak ng Diyos, nakakalaya sa tukso, nakakalaya sa kasalanan. Kaya kung iniisip ninyo na kayo ay anak ng Diyos, tignan ninyo kung nakikita sa inyong mga gawa. Tignan ninyo kung nangangatwirang kayo o namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lamang ang inyong mga sarili. Unang Pedro chapter 1 verse 13 to 16. Kanina chapter 2 verse 13 to 16. Ngayon naman chapter 1 verse 13 to 16. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng kautusan sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Ngayon, hindi ako nakahingi ng permiso kay Pastor Jordan na banggitin ito. Pero nabanggit niya ito minsan nung siya ay nagsesermon sa Pilipinas at ako nag-i-interpret sa kanya. Kaya sa palagay ko, hindi naman siya magagalit na banggitin ko sa inyo. Napakahalaga kasi nito. Meron siyang kaibigang pastor sa Amerika. Now, ang tinutukoy ko po si Pastor Jordan, ano po? Now, si Pastor Jordan, at kilala yan ng marami sa inyo, kilala niyo naman si Pastor Jordan, meron siyang kaibigan na pastor sa Amerika, sa California. Na, ngayon, nasa Oklahoma na si Pastor Jordan. Pero nung nandun pa siya sa California, meron siyang isang kaibigan. At minsan, sabi sa kanya nung kaibigan niya, alam mo, kahit pastor na ako, na hindi ko maiwasan, gusto ko talagang tumitingin sa mga suso ng mga babae, sa mga daddy ng mga babae, no? Paumanhin na ninyo yung term, no? Pero yun talaga tawag diyan eh. At hindi ko maiwasan at nagagandahan lang akong tumingin sa mga sa ganun. Ngayon sabi ni Pastor Jordan sa kanya, pastor ka na, tapos ganyan ka pa. Gustong-gusto mong tumitingin sa mga, sa dibdib ng babae. Yan na lang, dibdib na lang. Hindi mo ba alam na mali yan? Hindi na tayo dapat sa ganyan, sabi ni Pastor Jordan sa kanya. Hindi natin dapat ginagawa yan. Ngayon, sabi nitong lalaki na ito, masyado ka naman legalistic. Masyado ka naman na, ba't hindi ka ba nagkakasala? Wala ka bang, perpekto ka ba? Para sabihin mo sa akin na mapapahamak ako, na hindi ko na dapat ginagawa yan. Tandaan nyo, may mga tao magtatanong sa atin, magsasabi sa akin ganyan, sobra ka naman, o ikaw ba, perpekto ka ba? Ano pagkakaiba natin? Nagkakasala ka rin naman ah. Tapos sinagot siya ni Pastor Jordan ng ganito, hindi mo ako naiintindihan, kapatid. Ganyan ang ginagawa ko dati nung wala pa ako sa Panginoon. That was what I did when I was not saved. The Lord delivered me from that. Sabi ni Pastor Jordan, ganyan ako noon. Tapos, pinalaya ako ng Panginoon, kaya hindi ko na ginagawa yan ngayon. Wala na ako sa ganyan ngayon. Tapos ngayon, ikaw na pastor, sasabihin mo sa akin na ganyan ang ginagawa mo at okay lang?
Dahil sarili mo lang naman yon, di ka naman nakakasakit. Hindi po pwede, sabi ni Pastor Jordan. Pinalaya na ako ng Panginoon dyan. Naintindihan niyo po ba? The things you do before. Pagka pinalaya ka na, pagka ikaw ay may kaligtasan na sa iyong buhay, makakapamuhay ka na ng baliktad sa buhay mo dati. Kaya nga may tanong eh. Minsan may sa mga conference na mga pastor, may mga biro na parang totoo. Sabihin ng mga pastor, na born again ako kanina. Na born again ako doon sa ano ah, sa sermon mo ah. Kasi tandaan natin ang buhay sa Panginoon, ang kaligtasan na hindi nangangahulugan may ministry ka sa church. Pwede ka nagmi-ministeryo sa church na hindi kaligtas. O namumuhay ka na hindi kaligtas. Pwede kang may titulo sa ministry pero ang pamumuhay mo ay hindi pamumuhay ng ligtas. You can deceive the world and the church, but you cannot deceive God. Nakikita ng Diyos at yung buhay mo ang magpapatotoo kung meron kang buhay na bago. Ano yung palagi nating sinasabi? Mga kapatid, kahabagan tayo ng Panginoon. Pero panahon na para panghawakan natin yung bagong buhay sa Panginoon. Anong sinabi sa huling bahagi ng aklat ng Galacia, chapter 6? Yan, sakto lang. Tapos natin. Verse 14 to 15. Galacia chapter 6, verse 14 to 15. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ng mga bagay sa mundo. At wala rin akong halaga para sa mundo. Pinaliwanag na natin dati yan. Verse 15. Hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Hudyo ka ba o hindi? Israelita ka ba o hindi? Ang tanging mahalaga, basahin nyo, ay kung binago na tayo ng Diyos. Yun ang mahalaga. Ang Panginoon ay darating sa mga tao na hindi katulad ng mundo. Ang Panginoon ay darating sa mga mananampalataya na kamukha niya. Kapareho niya, kawangis niya. Kaya nga naririyan ang banal na Espiritu para likhain sa atin ang wangis ng Panginoon. Ang Panginoon ang tumubos sa atin at nagbigay ng tatak sa atin na tayo ay matuwid, tayo ay banal sa kanyang harapan. Ang banal na Espiritu naman ang kumikilos sa atin para maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. Kapareho sa pagkilos, sa pag-iisip, sa pananalita. Kaya nga may mga bunga ng Espiritu. Kaya nga sabi 2 Corinthians chapter 3, binabago tayo from glory to glory. Sa 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dati, lahat ay pawang bago. So hindi tayo pwede, balikan natin yun, doon tayo magtapos. Balikan uli natin yung binasa natin. Verse 5-8, Romans chapter 2. Baka naman may magsabi kung sa pamamagitan ng mga ginagawa naming masama ay makikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi makatarungan ng Diyos kung parurusahan niyang kami ganyan ang pangangatwiran ng tao. Verse 6, aba, hindi maaari iyan. Sapagkat kung ganyan, paano niya aatulan ng mga tao sa mundo? Baka naman mayroon ding magsabi kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos. At dahil dito, papupurihan pa siya. Bakit niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Alam niyo, may nagsabi minsan sa akin. Buti na lang po, nagawa ko yung mali. At least, ginawa ng Panginoon daan niyon para ako ay matuto. Tandaan ninyo, ang Panginoon hindi marunong magturo sa pamamagitan ng mali.
nagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kasalanan ay hindi dahilan para ikaw ay bumuti. Para ikaw ay maging matuwid, katuwiran rin ang gagamitin ng Panginoon para sa iyo. Itigil na muna natin dyan. Pagpapatuloy po natin bukas ang chapter 3 mula sa verse 9. Ano ito? May endless love dito ah. Kaya nga po umalis din ako dito sa dati kong dinadaluhan dahil sinita ko lang po yung pastor. Nagtanging bilang Endless Love by Kenny Roger dahil sinabihan niya ako puro daw sa spiritual life, banal na raw po ako masyado ba? Ang atindi rin yun. Ano? Nag-special number sa church, Endless Love. Narinig ko na rin yung katwira na yan. Hindi ba tayo pwedeng kumanta na tungkol lang sa asawa natin na ano? Na tungkol pag-ibig tungkol sa kanya, wag naman yung spiritual? Hindi. Dahil pagka tayo ay nasa Panginoon, ang pag-ibig natin sa kanya ay buo. At kahit pagdating sa pag-ibig sa mag-asawa, Jesus is the center. Ang Panginoon pa rin ang sentro. Ang Panginoon pa rin ay dapat namamagitan doon sa gitna. At umawit tayo ng mga awit na nagpapakita na ang Panginoon ay kasama doon sa relasyon na yon at hindi yung You and Me Against the World. Bandang huli, pagka ikaw ay huwag na mangyari. Nais ko pong umawit sa Panginoon bilang patutoo dahil dati po, ganito po ako. Hindi ko po nakakaya noon ang damdamin. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, ako ay nagtagumpay. Kaya nais ko pong awitin yung awit ni April Boy. Di ko kayang tanggapin. No? Pero dati po yan. Huwag naman, ano. Tayo ay manalangin po. Manaming Diyos, salamat po sa umagang ito. Tulungan niyo kaming maintindihan ang katotohanan ng inyong pagpapalaya, ang katotohanan ng inyong biyaya, ang katotohanan ng kaligtasan, ang katotohanan ng bagong buhay. At tulungan niyo kami na ma-discern ang maling katuruan at kaisipan na kumakalat ngayon sa mundo. At mamuhay kami ayon sa inyong salita, base sa gabay ng banal na Espiritu, base sa pangunguna ng banal na Espiritu, as the Spirit works in our hearts, hindi sa pilit na pamamaraan na parang napipilitan lang kami, kundi sa kusang pagsuko sa inyo at pagsunod bilang mga anak. Salamat po o Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, patuloy niyo po kaming ipanalangin dito sa Taiwan at panalangin niyo po yung aking pagpunta sa Qatar itong loobin ng Panginoon, first week or second week ng March na makasama yung mga kapatiran doon. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.